Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ay kapistahan ng Birhen ng Loreto. Araw ng Biyernes, tayo pa'y lumalapit sa ating Panginoon. Nagdadasal tayo para sa isa't isa upang ang ating mga personal na kahilingan ng ating mga intensyon ay pakinggan at paboran ng ating Poong Senyor. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandang loob sa iyong sambayanan upang kaming lalong sumulong bilang iyong lunsod sa kapayapaan ng kalangitan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi
na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkataon, umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit ng lubid at ipinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama.
Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan ng aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong tanda ang mapapakita mo upang patunayan may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibayin ninyong templang ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang maalagad ang sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong araw na mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo po'y oo ang ating tugon. Huwag natin sabihin na mayabang tayo, humiwalay tayo, tumiwalag tayo. Yan po ang tukso ng demonyo. Akala mo magaling ka. Iugnay ko po ang kapistahan din ngayon, 10 ng Disyembre, Birhen ng Loreto. Ang Loreto po yung bahay ni ng mahal na Birheng Maria kung saan nagpakita sa kanya ang Arkanghel Gabriel at ibinigay sa kanya magandang balita na siya ay magiging ina ng Diyos, ina ni Jesus, ang anunsasyon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo, si Maria, binaligtad ang hindi ni Eva. Ang oo ni Maria, binaligtad ang hindi ni Maria, ang hindi ni Eva. Tuwiring ko po ha. Ang oo ni Maria, binaligtad ang hindi ni Eva. Eh si Eva naman, nung tinukso ng demonyo, yung prutas na yan, naku, mukhang pinagbabawal. Alam nyo, masarap yung mga bawal. At kung kinain mo yan, magiging Diyos ka. Diyos ako! Pumasok na sa isip yung marami niyang magagawa. Ang layunin ng buhay, tinatalo ng mga inaakala nating malalaking bagay. Ang layunin ng buhay, tinatalo ng inaakala natin malalaking bagay. Magiging Diyos ako. Panluloko ng demonyo. Pambubola. Doon ay naisip na at nung kinain ang pinagbabawal na prutas, humiwalay na sa Diyos. Nagkaloko-loko na ang ating buhay. Akala natin, magiging Diyos ako! Hindi naman. Kaya ano yung tugon ni Eva? Ayoko! Ayaw! Si Maria, nanatili sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi niya sa Diyos, wagas, tunay, maganda, matamis, mahalimuyak, ang samyo, ang halimuyak, ang kagandahan ng pagmamahal. Sabi ni Maria, minamahal ko po kayo araw-araw. Anong tugon ng Diyos? Minamahal kita, Maria, minuminuto. Hindi ba yung lengguwahe ng pag-ibig? Kikiligan ka. Kung marinig mo yung ganong pangako, yan po yung layunin natin sa buhay.
manatili sa yakap, sa higpit ng halik at amis ng Diyos na pag-ibig. Kung kay Eva, ayoko, ayaw, Kay Maria, matamis na, oo, opo, o Diyos. Tularan natin si Maria. Gusto ko, gisingin ko kayo, makata ako. At tayo mga deboto, naway tularan natin si Maria. Paano ang ating oo? Ang oo natin hindi, para maalala, hindi kaunti, hindi karampot, hindi katiting, puro kayan. Hindi kaunti, hindi katiting, hindi karampot. Kung hindi, buo, puro bu, buo, bukal, bukas. Yan lang po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, wapo, patuloy ang ating koneksyon sa inang simbahan, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan ng Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat lambana ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay, mga bungang alak.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo, upang kaming mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu ay may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ng gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo. Palagi nang makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal po natin ang ating mga kapatid, kaibigan, kakilala, kasama na namatay sa kapanahunan ng pandemya. Sumalangit nawa silang lahat. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Ang Birhen ng Loreto, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
darating na ang Pasko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandang loob
At ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo mupo ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkananta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nalulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw ang kaling iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Sa gisang ng mga